Listado ang pagnanakaw ng ilang construction workers sa materyales na ginagawa nilang government project sa Maynila. Ang kinalakal nila na halagang 300,000 pesos, ibinenta lang nila sa halagang 3,000 pesos sa junk shop. Magbabalita si Justin Punsalang. Simpleng junk shop sa unang tingin itong pinasok ng mga pulis sa Tondo, Maynila. Pero nang pasukin, tumambad sa kanila ang dose-dose ng naglalakihang mga piraso ng bakal. Halos lahat yan, ninakaw daw sa isang construction site. Habang nagpapatrolya po ang ating mga pulisan sa kanilang mobile, nadaanan nilang isang komosyon. May S-Lex N-Lex connector project site. Nireport ng gwardiya na mayroong naganap na nakawan ng mga construction materials. Linggo ng madaling araw nang maaktuhan ng mga gwardiya ang pagnanakaw sa Sampaloc. Mabuti na lang at nahuli nila ang isa sa mga sospek. Agad niyang inginuso ang mga kasamahan na isa-isang nalambat ng mga otoridad. Pati ang junk shop na pinagbentahan ng construction materials na halos 300,000 piso ang halaga. Sabi ng mga pulis, trabahador sa construction site ang isa sa mga sospek. Depensa naman ang isa sa kanila, napag-utusan lang siya. Nag-iinom po kami nun eh. Ay, yung dalawa, matulog na ako nun. Tapos, bigla may tumawag na number. Sabi sa akin, labas daw kami. Sino nagsakay ng mga construction materials mo sa FBI? Yung kami, tatlo po. Bakit po sinakay? Sinutos po sa amin nun, nung Ronald. Kilala raw na magnanakaw sa area si alias Ronald, pero dahil sa pangakong porsyento, napapayag sumali ang mga sospek. Pero si Kyla nahatak lang daw, iginiit na wala siyang kaalam. Nalang din po nalaman na illegal. Nagsisi naman ang bantay sa junk shop dahil hindi rin daw niya alam na nakaw pala ang mga materyales na binili niya ng 7,300 pesos. Pala dumating lang po yung L300 na sasakyan nila. Tapos may dala silang mga tubo-tubo na parang piyesa, trialis, tapos yun. First time lang nila yun na na-encounter ko sila. Kakasuhan patuloy siya ngayon ng paglabag sa anti-fencing law. Himas rehas din ang mga sospek. Sa mga posibleng makapagbigay naman ng impormasyon tungkol sa tinuturo nilang si alias Ronald, ipagbigay alam na lamang sa pinakamalapit na istasyon ng polis. Para sa 1PH, Justine Punsalang. News 5.